So what's up mga ka-Reviews TV? So magandang araw po. So ngayon natalakay natin ngayon yung top load na washing machine ni Panasonic na 7 kg. So ito guys, saktong-sakto to sa budget natin at user friendly pa. Ito nag-range lang to ng price na almost 10,000 to 12,000 yung SRP. So ito talakay na natin ngayon to at simulan na natin ang pagde-demo. So magandang araw sa inyo lahat at ingat kayo dyan at God bless. So tara na, let's go! Yo, what's up sa inyo, no? Kuya Mo Argel is back. Another vlog na naman tayo. Kung bago ka lang dito sa channel namin, huwag mong kakalimutan mag-subscribe and then ring the notification bell para lagi kang updated. So start tayo guys, no. So marami nagtatanong, paano nga ba gumamit ng gantong automatic? Kasi ibang customer ang iniisip agad, mas magastos sa tubig. Matutusin naman always na same lang. Pero pagdating na magamit, mas maganda to kasi mas malaban. So umpisa na natin. So on muna natin. Once na in-on mo siya, so makikita mo agad yung normal. So pag itong number 1 is naka-indicate yan na normal. So yung gagawin niya po ay yung wash, rinse, spin. Okay? So next naman po na program niya, delicate. Same din naman po pag number 2 is nakalagay, delicate. Number 2 naman yung nakalagay sa ating LED indicator. Kompleto rin po yan. So, ano po ba yung kaibahan ng normal sa delicate? So, sa normal wash po, dyan nagbe-base tayo. Pag nagsimula tayo ng washing performance, nag-range tayo ng 55 minutes. Or 50 to 55 minutes. Sa delicate wash naman po, syempre, pag delicate, alam, maninipis sa damit lang yan. Hindi man sobrang ano yan. Tagal, medyo ano lang yan. Talagang light na palo-palo lang. Maabot yan ng 40 to 45 minutes. So, sumunod naman po, baby care. So, yung baby care naman po, ito yung program na karaniwang ginagamit sa mga, syempre, pansin nyo na rin naman na karaniwang pandamit ng bata or syempre, mga light clothes lang din kung tawagin. Same lang din naman yan, i-delicate, ang kaibahan lang talaga, syempre, more on mga maliliit na damit, yan. Lalo na sa mga buntis po o sa mga bagong panganak na bata, yan, mas maganda yung gamitin yung baby care na yan. Mas safe ang damit. So, number 4, fragrance. Siyempre, pag fragrance, asahan nyo na, mas labang sa rinsing ang performance ng ating washing machine. Kasi more on, amoy lang siya ng downy or yan, hindi. Amoy siya, karaniwan, or more on, talagang, more on downy or softener ang ginagamit niya. So, next naman po is blanket. So, pag blanket, nag-a-average yan sa liters na pinakamataas. Pagdating naman po sa minutes, syempre, same naman din yan na normal cycle, maabot din 50 to 55 minutes. Yun. Next naman po, yung soaking. Ito yung babad. So, kunyari, gusto mo mag-soak, di ba? Lagyan natin sa program. Pag nagsusuka po, pag in-start mo yan, automatic may lalabas na kagad yan na ilang oras na pagbabaabad bago po siya magsimula ng pagdalaba. Meron naman po ang ginagawa, pinipindot tong preset R. Dito magbe-base yung ilang oras. Ayan po, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Or depende po sa oras ng pagbababad or bago pa lang siya magsimula sa paglalaba. Close natin ulit. Kasi po, hindi mo na marireset yan eh. Kailangan i-start mo na lang. Ulit. No, ayan. Tapos na tayo sa soap. Ito naman yung number 7. Yung tinatawag na speedy wash. So, sa mabilis sa salta po, yun yung tinatawag na quick wash. So, pag quick wash po kasi, more on energy saving wash lang po yan. So, ibig sabihin po niyan, kung yung lalaban mo, hindi naman sobrang dumi, at talagang ginagamit mo lang na suot, pasok, hindi naman sobrang dudumihan at pang office, mas maganda magumamit ka na lang ng quick wash. Kasi ito mas less
ang energy saving na ginagamit na quick wash kasi ito yung pinakamababang wattage na kinakain niya. So, water save. Sa program na to, syempre, karaniwan, hindi agad yan naglalabas ng tubig. More on saving function lang ginagamit ng water save. Medyo mas matagal lang oras ng paglalaban ng water save. Number 9 naman tayo. So, air dry po. So, pamilya kayo sa air dry. Yeah, medyo matagal yan. 90 minutes. Kasi nakapokus yan sa spin. So, within 1 hour and 30 minutes, naka-drying performance yung damit mo. Ang mas maganda rito, ginagamit at lalo ng mga tag-ulan, yung mahirap magpatuyo ng damit. Kasi, ikaw nga, diba, magda-drying ka lang, eh, paglabas din naman ito, almost 85 to 90% or depende sa klase rin ng mga telang gagamitin mo. Then, tub hygiene, guys. Ito, importante ito sa washing machine. Yung tub hygiene, ito yung tinatawag na auto-tub clean. So, ibig sabihin nun, pag gumamit ka ng tub hygiene, si washing machine, magsasarili siya ng oras niya at gagawin niya po, yung oras lang yun, haluan nyo siya ng Clorox o kaya ng bleach. Dito mo ilalagay yung bleach or depende, i-direct mo dito sa drum. Alam nyo po bakit ginagamit ng Clorox doon? Kasi po yung Clorox na is may mainit na particle na pumapatay sa mga dumi sa gilid ng ating drum. So karaniwan, pag binabad niya, bababa siya at magiging drain out siya. Yun yung ginagamit ng tub hygiene. So, kaya siya tinawag yung tub hygiene, more on cleaning ng tub. So, parang general maintenance niya na yan. Mas maganda ang mag-tub hygiene. Kanyari, sa loob na isang buwan, gumamit ka ng 3 beses, or kung di man sobrang dumi na nilalaban mo, mga 2 beses. Guys, iwasan yung maglaban ng mga basahan dito, lalo na mga mabuhangin na basahan, naputik. Kasi karaniwan nagbabara yan eh. Magbabara yan sa mismong ilalim, sa mismong drain pump niya sa ilalim. At karaniwan, mabilis na pupuno itong pinaka-filter. So, isa-isay na natin yan, no? Natapos natin yung program niya. Ngayon naman po, nagtatanong kayo, pwede po bang mag-manual o wash lang yung gagawin ko? Yes po, pwedeng-pwede po yan. Kasi kung gusto mo, kunyari, nasa normal ka, gusto mo mag-wash lang, select mo tong process. Pindot ka dito. So, kung ano yung naka-ilaw, naka-off yung dalawa, pag in-start mo yan, yun lang yung gagawin niya. So, may nagtatanong, gusto ko magsabay ng spin. Pwede ba yun? So, pag nag-spin ka po, pwede yan sabay. Wash, spin. Kung gusto mo naman na rinsing spin, pwede rin. Eh kung gusto mo mag-dry, o spin dry lang, na within 9 minutes to 7 minutes, dito po yon sa spin. Dito mo pwedeng i-manual yung washing machine mo. So guys, pagdating naman po sa water level, uulitin ko ha, huwag kayo malilito. Sa water level, nangyari ha, lagay natin siya sa number 1. Guys, pag yan in-start ko, so, pag in-start ko yan, magli-level yan ng 42 to 37. Kaso, nakapatay yung tubig. Off muna natin. So, magli-level yan ng 42 to 47. 42 to 37, depende sa lalaban mo. Pero standard niya, 42, 52, yan. Dito lang naglalaro yan sa tatlong yan. Pero pwede mong i-adjust yung water level na yan. Ayan o, lumalabas siya. 29 liters, 32 liters, 37 liters, then 42 to 52 liters. So, yun. So, ngayon naman, may mga bata sa inyo na mahirap sawayin. Hindi nyo kayang, ayaw nyo ma-operate niya to, ayaw nyo mapindot to. So, guys, pwede nyo gamitin tong pinaka child lock. So, ito, ipipress mo lang to ng 5 seconds. So, yun, after nun ng child lock, itong washing machine na to, ang advantage pa nito, kung sakali, naka-on siya, no? Nasa spin dry ka. Spin dry ka, di ba? Then, start natin. Itong washing machine na to, may tinatawag siyang auto power off, then auto restart method. So, yung auto restart, yan, di ba? Okay, nagaan na siya, no? Pakita natin muna yung auto restart. So, kung sakali, if ever, na nagkaroon ng brownout or natanggal sa saksakan,
Nari lang ah, tanggal saksakan. Yan, tanggal saksakan, no. Okay, ngayon syempre, off siya, off siya. So kung nagkaroon naman siya ng continuation sa kuryente, ito yung mangyayari sa kanya. Sasakuli. Okay. Yun. So, ito yun. Ito yung auto-restart. So, kung ano yung naiwang program, i-continue niya. Yan, iikot siya. Okay, yan yung auto-restart. So, ano naman yung kaibahan sa auto-power-off? Yung auto-power-off naman, ito. Kung sakaling tapos ka na maglaba, si washing machine is magbi-beeping siya ng 3 beeping pagkatapos nyo maglaba. Yun yung auto-power-off. So, sa nagtatanong naman dyan, bakit po hindi ako makapaglaba eh mahina yung tubig namin? O, bakit? Sensitibo ba to sa mahinang tubig? So, yun guys. Sa gantong washing machine ni Panasonic, may tinatawag tong low water pressure. So, yun guys. In terms naman po sa tinatawag na low water pressure, ang kaya pong i-read ng washing machine ng top load ni Panasonic is hanggang 0.6 MPa. So, MPA terms to word the pressure po. Nice po. So, yun. Pag low water pressure po yung ating washing machine, ang agandahan po na ito, kahit po mahina yung pasok ng tubig, okay lang po yun. Habang kinukontinue niya pa rin po yung program. So, advantage po ng low water pressure, pwede nyo rin tulungan si washing machine na maglagay kayo ng tubig, kahit pa konti-konti lang. Hanggang ma-reach niya po yung tamang level ng tubig. So, in terms naman po sa installation, ito po yun. Regarding sa hose, sa water inlet, din sa drain out po. Kompleto rin tayo dyan. Ito po yun. Dito yan. Ito yung sa installation. Basta tandaan nyo itong design na to. Dito yan sa pinaka washing. Ngayon pagdating naman sa installation, ito na yung ginamit ko pang install sa kanya. Ayan. So, bumili ako ng adapter. So, magkano yung adapter? Iba kasi nagpipresyo pa ng mga around 600 eh. Ito, magkano lang bili ko dito? 30 pesos lang to 50 pesos. Malaking sulit na. Oh, wala pang tagas. Diba? Host lang ang ginamit ko dyan, guys. Kaya pwede yan sa host. Diba? So, shoutout kay Kobe. So, pagdating naman sa, ano, sa pinagsalpakan, dito tayo. So, ito naman yung pinagsalpakan natin ng mismong sa hose para direct sa mismong washing machine natin. Ito yung water inlet niya na ngayon. Ah, diba? Kailangan diskarte dyan, guys. Hindi mo kailangan gumasos ng malaki. Diba? Diba? Oh, tupi pa yan. Partida pa yan. So, ayan. Ngayon naman po, paano yung pagkakabit ng drain outlet, yung labasan ng tubig ng washing machine natin na top load. Ito po yan. So, dito naman tayo sa pagkakabit ng drain outlet. So, ito po. Ito po, dito po yan. Kinakabit. Lawan natin. Yan. So, ayan dito. So, isa pa, no? Naituro ko na lahat sa installation, sa demo, sa paglalagay ng hose sa drain outlet. Meron pa yan yung pinaka-rat cover sa ilalim. Sasalpak na lang yun, napakadali na lang nun. So, dito naman tayo. Diba? Ngayon, ang mapansin nyo guys, yung paligid niya is stainless. So, ito yung tinatawag niya sa tsunami drum. Dito lumalabas yung tubig. Yan, dito yung ring shower na ginagamit niya. Then, dito naman yung pinaka, then filter. So, dito makikita mo na kung gano'ng kadumi yung mga dumi na pupunta sa ating washing machine. Dito, lilinisin mo lang to. Natanggal yan. Nakita rin yan sa isa kong demo nung sa may top load na NAP 85. Ito po yan. Terms naman po sa paglalagay ng softener, dito po yan. Yan, may bayad pa ng softener. Downy. Nakahold lang po yan. Binabagsak lang yan pag rinsing. So, bakit napansin nyo, wala siyang lagay ng powder detergent? Di ba? Wala, oh. Dito po ang
bleach, and liquid detergent. Eh, powder paano? Guys, huwag kayong mag-alala. Yung iba kasi, di ba, pag may lagayan, pag walang turbo mixer, yung katulad sa isang demo ko, iba kasi pag bumagsak yung sabon, buo na, so mahirap matunaw. Ang ginagawa naman ng iba nating mga customer, para mabilis matunaw yung mismong powder ng ating sabon, dinadirect nang dinadrop kasabay sa tubig. So, doon na de-dissolve na yung mismong sabon. Eh, nagtataka kayo, eh, nakabukas po yung washing machine eh. Di kaya magkaroon ng problema yun. Ito pong kagandahan nitong washing machine na to ni Panasonic. Kahit po nag-wash kayo, is okay lang po siyang gamitin, naka-open, kahit nag-wash. Huwag lang pong sa rinsing, sa spin dry. Kailangan mo na siyang i-close doon. Diba? Kaya ito po, mas maganda. Hindi siya mag-error pag binuksan mo, pag nag-wash. Kasi ibang customer ko, yun ang tanong lagi nila. Karaniwan, nasisira yung mismong sensor nun. Eto po, okay lang siya naka-open kahit nag-wash. So, yun po. Same naman din po, terms naman sa warranty. 12 years warranty sa ating motor. Then, pagdating naman po sa parts labor service, is 1 year warranty sa parts labor service. So, yun po. Nakita nyo na po yung mga demo niya. Then, pagdating sa specs and appearance, ito po, color white yung appearance niya. Binalutan nyo lang po yan para safe pa rin yung kulay niya. Then, yung pinaka-top design niya po is black. Ito po, kagandaan nito is unisex po. Pwede sa pambabae, pwede sa panlalaki. Kaya po, pwede kayong maglaba lahat. Then, next po. So, yun po. Nawa po yung mga natutunan kayo sa demo and then sa installation po. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Bago lang kayo dito sa channel namin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Then, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating reviews. So, yun lang guys. No, maraming salamat sa panonood. Sana ay marami kayong matutunan. Yun lang. Peace out.